everyone! Welcome back again to my YouTube channel and happy Monday po sa inyong lahat, guys! So mamaya, i-announce ko po yung ating 5 lucky winners for this week. Pero bago yun, guys, ang vlog natin ngayon is all about sa mga tips na ibabahagi ko sa inyo kung paano ako na-approve sa mga loan application na ina-applyan ko ngayon. Kung ikaw po yung tipo na bago palang mag-a-apply sa mga loan application is rejected na, nako! Sana makatulong itong mga tips na to na ibabahagi ko sa inyo para ma-approve na kayo sa susunod na mga loan application na gusto nyong applyan. Pero guys, hindi ko naman sinasabi na effective to sa lahat. And so far po, nung mga ginawa ko yung tips na ibabahagi ko sa inyo mamaya is isa-isa na akong na-approve sa mga loan application na na-a-applyan ko ngayon. Kaya po nagbabakasakali ako na baka makatulong rin sa inyo. And yan, wag na rin po nating patagalin pa yung ating announcement ng ating 5 lucky winners. And iyan po, naka-flash na po sa ating screen yung mga nanalo. At kung ikaw po ay wala pa dyan yung pangalan mo, huwag kang mag-alala kasi may next Monday pa. So, ang gagawin mo lang, guys, is magsusubscribe ka sa aking YouTube channel. Ilalike po tong video na to at mag-iiwan ka ng comment dyan sa comment section. And every Monday po, 5 lucky winners po yung aking pinipili. And every last Monday of the month naman po is mayroong mananalo ng aking Pasal phone giveaway. At dahil last Monday of the month ngayon, ako, yan po yung nanalo sa ating Pasal phone giveaway. Kung ayaw mo po ng cellphone, pwede mo po itong i-convert into cash. Pwede po. So, i-PM mo lang po ako sa aking Gmail account, Facebook account, or sa aking Telegram account para ma-claim mo na yung iyong prizes. And yan nga po, nung manunod ka lang dito nung pwede mong utangan online, may chance ka pa na manalo sa ating pa-GCash at pa-cellphone giveaway. So, congratulations po sa mga nanalo. Tuloy na tayo dito sa ating pag-uusapan, which is mga ilang tips na ibabahagi ko sa inyo na baka sakaling makatulong kapag kayo nag-apply sa mga loan application. If you are interested, keep on watching. Disclaimer po ulit, no? So, hindi ko sinasabi itong mga ways na ibabahagi ko sa inyo is effective para sa lahat. Kung sa akin siya po ay okay, maaaring sa iba ay hindi gumana, o kaya naman is may iba kayong paraan dyan para ma-approve, is share nyo na dyan sa comment section para at least makatulong pa lang sa mga bago pa lang dyan mangungutang sa online loan application. So, dito guys, napapansin ko kasi nung simula nung nag-apply ako sa mga loan application ngayong week talaga, sunod-sunod na yung pag-approve ko sa mga loan application. So, ito yung ginawa ko, guys. Very basic lang po nito kasi nagkataon lang po talaga na naiwan ko talaga yung cellphone na ginagamit ko sa pag-apply sa mga loan application. So, dito, guys, new phone yung gamit ko, new SIM po yung gamit ko rin, na never ko pang nagagamit pag-apply sa mga loan application. And that time din, iba din yung ID na dala ko, which is hindi nga yung common na pinag-a-apply ko rin sa mga loan application. So, yun, guys, new ID. Yun po yung tatlo na alam kong dahilan na rin para ma-approve ako sa mga loan application na to. Bagong phone, bagong SIM, bagong ID. And yun nga guys, no, since nung ginamit ko yung tatlong yun, napansin ko na, wow, approve ako sa loan application na yun. Kasi before, nung ginagamit ko yung old phone ko, old SIM, talagang minsan rejected. Talagang bago ka palang mag-a-apply, is meron ka ng record sa kanila na old account mo nga na rejected rin. So, hindi ka na papa-apply, hindi ka napapa-approve. Pero since nung ginamit ko tong new phone, new SIM ko, tsaka new ID ko, okay siya, sok siya. Pero guys, itong ways na to, hindi ko alam kung effective na rin sa iba. Ano? So dito guys, ito lamang po yung ginawa ko at napansin ko na okay siya. Na talagang nag-approve nung ginamit ko yung mga tools na yon na hindi ko pa nagagamit sa pag-apply sa mga loan application. Pero may mga pinakang dahilan talaga para ma-approve ka sa mga loan application, which is yung hindi ka magpapa-overdue. Once na may loan ka na, wag kang magpa-overdue sa mga loan application na yan. Huwag kang magpapa-due date. So, ito, share ko na rin sa inyo guys yung isang experience ko sa Spay Later kasi hindi ko napansin na overdue na pala ako, nakalimot akong magbayad at yun, na-restrict yung account ko dito kay Spay Later. Hindi na rin po ako nakapag-loan dito kay S-Loan. Kaya yun, sayang yung aking Spay Later tsaka S-Loan. So, yun, huwag kang magpapa-overdue guys. Yun yung number one talaga na dahilan para ikaw ay ma-approve. Number two, gumamit ka po ng mga
mga active na contact number. Kasi may mga loan application talaga dyan na tumatawag muna sa mga contact numbers bago ka maaprubahan. So, yun yung isa rin siguro na dahilan. Kasi before, guys, yung mga ginagamit kong contact number is pansarili ko lang din. Kumbaga naman is aking lang number, sa kapatid kong number, ganun. Pero active pa rin yun, guys. Number 3, guys, gamit ka po ng mga ID na talaga pong highly recommended nila. Kung ano yung nasa list nila na highly recommended ID, yun yung gamitin mo po, no? Like, UMID, Passport, PRC, SSS, yan yung mga highly recommended talaga na ID. And pang-apat siguro, last na, yung credit standing mo and yung credit history mo is maganda. Aalagaan mo dapat to kasi once na nakita nila na may bad record ka na or hindi ka nakapagbayad before sa isang loan application or may mga ilang loan application ka na hindi binabayaran, nakikita po nila yun, no? Kaya ingatan mo po yung iyong credit history and credit standing. So yan siguro yung mga ways para talagang ma-approve ka sa mga a-applyan mo in the future na mga loan application. So ngayon guys, nababasa ko sa Facebook, no, ang daming nag-Ola Farming, na yung Ola Farming is yung nag-a-apply ka sa mga loan application tapos hindi mo na sila binabayaran, tinatakbuhan mo na lang, nagpa-farm. So sana wag ka dun tumulad sa mga ganong tao na nag-Ola Farming naman ako. Kaya maraming nahaharas ngayon ng mga inosenteng umuutang sa mga loan application is gawa ng mga taong nag-Ola Farming. Kaya naku, wag na wag mo yung gagawin. So yan lang guys yung ilang tips na ibabahagi ko sa inyo kaya ako ay na-approve sa mga loan application na ina-applyan ko ngayon. Sana makatulong po sa inyo and if ever man na meron kayong mga tips na gustong ibahagi dyan na para sa inyo po is effective, i-share nyo na po dyan sa comment section para makatulong sa mga bago palang uutang sa mga loan application. So yan lang po yung vlog natin for today's video and congratulations po ulit sa mga nanalo sa ating Pajikash giveaway. So kung ikaw po ay hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button. I-on mo na rin po yung notification bell para updated ka sa gantong usapan. Lalong-lalo na sa mga bagong naglalabasan ngayon na utangan. So, bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog.